Hi guys, thank you for watching English Carabao and welcome to Wafi. So this is our second episode video of our mall tour here in Dubai. So today is iikot po namin kayo dito sa Wafi Mall. And as you can see in our background, iba po yung theme ng mall na to. So you can feel like you were in Egypt. Okay, and of course, I'm here with Don again. Hi guys! So he will be our tour guide because he already visited this mall beforehand today. And he already knows about what's inside and what's not inside. Slight lang. So this is my research guy. And ako naman, gagawa lang ako ng konting kakulitan. And then I'm looking forward on the 100 dirham challenge. Kasi nga, one of the major problem na when I research about Wafi is there's no, I think, no Filipino restaurant here. Yes. But there are some Asian restaurants. Yes, Asian. Na pwede namin puntahan. Okay, so ready ka na ba doon? Tara! Come on! Alright, let's go guys. Picture time later, Wafi. So ito na po, malapit na kami sa pupuntahan namin. And you know what guys, to tell you honestly, I'm really hungry now. I don't have a breakfast. So parang gusto namin mag 100 dirham challenge muna. Punta na ako dito, kain tayo. Si Don, no, we have the same haircut. Yeah. Kung ano, para ano, same. And same. Unfortunately, Carlo, David, and Joseph Ryan, Mauricio, and si Erlene, hindi talaga sila makakahabol today kasi our shooting is morning and available yata sila later this afternoon pa. So baka next time na lang. May commitments din sila. So no choice, pagsasagaan ko si Andrew E. tsaka si Ogi. Andrew E. what's up? Okay guys, isang makulit na araw na naman to together with Don dito sa Dubai. Hi guys. Sana lang maging mas mabunga at may kwenta tong mangyayari sa araw na to. Pero yung panahon ngayon medyo mainitin na ng konti. Yeah. Summer is really there. Pero hindi pa naman summer na summer. Still okay to walk outside. May hangin pa din naman. May hangin pa. Yun actually yung mahirap dito sa Dubai, yung pag-humid na. Wala na pa. Yun ba ibig sabihin nun? Ewan ko lang. So, ito Hyatt Hotel. Grabe no, itong Dubai, the first time na pumunta ko rito, ang ini-expect ko, desierto lahat. But then see, mapuno, kulay green. May bulaklak. May bulaklak pa. At iba-iba kulay. So ito yung surprise na binibigay ng Dubai sa mga Pilipino. Yes, I think it's desert but no, my dear. Guys, so here, we're almost here in Wafi. You can see the pyramid. Pyramid? Yun, so sinasabi nga nila mukhang Illuminati daw to. Because yung, di ba nga yung sa $1 may pyramid doon. Yeah. Oh. So tayo sa Egypt. So mga behind the scene video lang to. Ayun, so let's go closer to that. This is Wafi Mall. Alright, ayun. How to get in or just here? I think we need to go inside. And guys, so... Okay guys, finally we are here in Wafi. And as you can see, talagang Egypt na Egypt po yung mga designs dito. And ayun, talagang ito yung place if you want picture, if you want souvenir, if you want to feel like you were in Egypt, dito pa kayo pumunta. Ikot natin ng konti. That's done. Okay, let's go guys! Ikutin natin ang Wafi. Hi guys, so here behind me is the health spa and pyramid. So it's a membership spa and health club.
pagpasok mo dyan, maganda yan kasi gold yung interior. Any okay. idea how much is yung membership? Hindi ko alam eh, kasi kami may-ari nito, so. You sit down. See? You're sitting at the right side of... Doon din naman tayo nalista. Doon ba tayo? Yeah. Okay. Yung design actually ng mall na to is medyo crowded ng konti kasi may iba-ibang sections. Oo, hindi siya katulad sa Pilipinas na yung mall, di ba, parang isang box na diretso lang. So dito parang yung architecture design niya, may landscaping kasi talagang involved. Exactly. At sobrang ganda. I'll show you one of it. Ito. Wow, see the restaurant? Ganon siya ka-cozy. Grabe. So guys, you will enjoy yung mga ganitong amenities ng mga mall dito. For free. It's picturesque. Oh, so come on, let's see. No, see who is whiter now? Wah! Alaga mo likas. Belo. Guys, from the window, ito po yung itsura ng Wafi Mall. So, ayan po yung baba. Yun, so... Egypt na Egypt yung dating. Then the pyramids are there. So, ikot pa tayo. Alright, so nandito tayo sa isang restaurant. Asha, Indian restaurant. Asha? What? Indian. Asha Indian restaurant. So, sobrang colorful. Tapos, ang ganda ng mga seats nila doon kasi may comforter siya at the same time. Tapos, ito. Basta maganda sobra. I'll show you around. From here, visible po yung Raffles... What's that? Raffles Dubai. Raffles Dubai. So, yan yung famous na pyramid po dito. Yan. So, it's a hotel. So diyan kami mag-check-in mamaya ni Don sa aming panaginip. Okay, so basically yung enjoyment mo sa mall na to is that photoshoot talaga, picture ng mga view, it's because the place is really nice na i-capture mo yung souvenir mo na parang ang feeling mo although you were in Dubai, feeling mo nasa ibang bansa ka talaga. So although yung mga brands talaga inside, even the restaurant, the spas, the brand, the clothing, are really talagang top of a brand, talagang mga pang mga yayaman, which we cannot afford. So ang gagawin namin ni Don, hindi kami makakapamili anything inside, kakain na lang kami sa mas murang-murang Asian restaurant. And look at the door, it's magic. Wow, see? Automatic door. Kusa siyang bumubukas. Okay, so at the middle of this mall actually has a pyramid stained glass. So papakita ko po sa inyo. Ito yung tipong parang cathedral sa Pilipinas. Yan. Sobrang famous tong Wafi na to sa stained glass na design. So it's ito yung pinaka pointed. Nice. Okay guys, so tell you honestly, lahat po ng brands ng mga damit na nandito is hindi ko talaga siya kilala. So ibig sabihin, talagang pang high-end yung mga brands ng mga nandito. Eh, alam mo naman ako, Bench, Adidas, ganun lang. Ayan. Pero ganda ng place. And ayun yung mga friends ko. Masana kami sa modus ng Balmain. Ah, so dapat huwag tayong gumalaw. O dito ka. Dito ka dapat yung mga bida nasa gitna. O nga, no, naka-coat nga pala tayo. Kaya nga, tayo yung casual. Hello, these are the
European fashion hats. They use that on special occasions. Mahal yun. Oh? Ang simple lang pero mahal yun. Is there a price? Wala, pero may, this one. Oh, this one is 950 dirhams. 950 for just, for that hat. Yeah. So 950 is how much in the Philippine money? Around 9,500 for... Sombrero lang? Yes. Grabe ah. 10,000 sa doon lang sombrero. How about this one? Ganyan din. Yeah, it's really 950. So parang headband lang siya actually, ano? Oasis. Okay. So, ikot tayo rito sa baba. Hindi ko alam kung this is ground floor or not. Baba tayo. So there's something going on here. I'm having a fashion show in them. Okay, let's go there. Rolex nandito. Bili tayo. Don. Tag-isa tayo. Isa lang? Oo, sige, bigyan natin sa mga friends natin iba. Let's buy 12. Okay. Okay guys, so ito nga yung nangyayari dito ngayon. They have this something going on at my back. So fini-feature nila yung... Ano tawag doon? Salam? Salam department stores. So meron silang mga mannequins dyan to showcase yung mga designs nila. Oh, what can you say about this dress? Dali lang, quickly. This one is African-inspired with American print. Oh, this one? Animal print. This one is just plain nude. Ano? Nude. Nude? Yes. The other one is... Superhero? Yeah. Ito? Garter type. The other one is the sheer hat. Yellow one. Ano yan? Cory? Cory design? Ano yan kung Cory? Yeah. Cory. Laban? This one is the black dress, but it's not little. Okay. This one is a loose Japanese pajama pants. Okay, hindi pa pang lola yan? Pang baguettes. Oh, but yun, nasa dulo. Yung white. The corporate white with the top. Okay. Ito green. Nature. Ano, teacher, principal. Oh, ito si Lola. Ito, ano, director ng school. Okay. And this one, ito. The first one, graduate. Oh, guys, ito, this is really interesting. Tingnan mo rin yung pinto ng shop nila. Arij Al Amarat. What is that? Perfume? Okay, grabe social. Nakakapagod kong mag-ikot dito. Kasi ang daming liko-liko. Yes. Pyramid talaga siya. Oo, oh, and kung first timer ka, you wouldn't know kung saan yung area na gusto mong puntahan. Yeah. O baka lang naman hindi ko lang alam. Kasi I think nasisegregate naman nila asan yung mga jewelry areas, asan yung mga clothing, yeah. Asan yung mga restaurants. Pero para sa isang first timer na katulad ko, mawawala ako dito. Okay, ito yung favorite brand ni Ate Malu. Yan, so Burberry. And Marks & Spencer is also here. So ito kilala ko lang to kasi dito ako bumibili ng mga sparkling wines. We're going up, and away. Up and away. We're flying! I can see the light. Ang sarap dito, you can feel you're really flying inside the elevator. Let's go. Baskin Robbins is here. Kumuha ka na ng candy mo dyan. Ubusin mo yan, ha? So meron din silang ano dito, arcade. Ayan. Stuffed toys, oh. And ayun, Encounter Zone ang pangalan. Encounter Zone. So kapag may mga anak kayo o may mga bata kayong kasama, you can still enjoy going here in Wafi kasi nga meron silang arcade. So kompleto naman siya. And the place is really so colorful. Panalo. Don! Ano? Iwanan mo na ako? Tara na! Sakay na! Tara na! Biyahe tayo! Baka makita tayo. Okay, kapag nasa food court kayo, ang pwede nyo kainan dito, meron silang Subway, meron silang Mary Brown, Chinese Palace, yun yung mga famous na
restaurants ng mga masang Pilipino. So ito naman para sa mga teenager at saka mga matured na mga gustong maglaro dito. Meron silang arcade dito. Wow! Ay, ito yung paintball center. So dito pwedeng maglaro ng paintball sa loob. So sakitan talaga? Oh, buwis buhay dito. Oh, tara pasok ka na para ano, masaktan ka. This is scary, ah. Sana lang walang ahas dyan. Don. Ay. Parang kasama ka sa ano design, no? Ay. Ako ng design. Okay, so para sa mga nagtatanong sa akin kung meron pong mga PC games dito, eh dito ho sa The Tomb, meron ho dyan. So isang may section sila doon kung saan pwede ka maglaro ng mga PC games. Here, nandito din yung mga place for visa processing nila. So if gusto mo magpa-visa dito, pwedeng dito ka pumunta. Dito na. Hi guys. Hi guys, gutom na. Time check. It's already 12 o'clock. And hindi ko alam, earlier I'm really so hungry. But then after seeing these things inside this mall, wala lahat ng nawala na ang gutom ko. So, kung gusto niyo hong makatipid sa buhay dito sa Dubai at para hindi na kayo gumastos sa pagkain, punta lang kayo dito. Mawawala gutom niyo. Hey guys, so ito bababa kami na lower ground floor. Wala sila ditong underground supermarket na makikita lahat ng parang Arabic or Turkish na mga things. Okay, so let's go inside. Ng Wafi, so. Okay, let's go. Pambelly dancing nandito. Shisha is here. Some of their dresses. Ganda ng place. Napaka-cultural ng place na to, ah. Okay, so ganun po. Medyo nakakatakot siya ng konti. Pero ito ba yung place? Ah, atensya mo ko lang. Saan po dito tinaano? Haling Maria? Yung nagtitinda ng santol? Yan po. Salamat po, ah. Lahat mo ng mga fabric nila is nandito din. And then yung mga gusto nyo nalisa yung souvenir talaga. Mga damit. Mga cultural dress or traditional dress nandito din. Ayun, and yun nga, nakita nyo, nabaliw na naman si Don. Okay, I'll show you guys a Moroccan restaurant. Ito yung Moroccan restaurant. You can see kung gaano siya ka-festivity. Talaga naman, fiestang fiesta. Okay, a lot of fruits are there. And then the table are really so colorful. And this guy is not colorful. Makaitin mo ako eh. Baka yung loob po dito is amoy na amoy yung oud. Oud ba yun? Yun yung parang insenso nila. Para saan yun? Pampaswerte ba yun? Lahat ng families dito or Arab families may signature na scent. So, okay. Nagpapa-insenso sila para taboy na? Tignan mo yung ceiling. Dali. Ah, para malaman. Oh yeah, to play. Wow, that's really fantastic. Wow. Picturic to, ha? Don, let's take picture here. Sure. Ayun, so we took a photo nga dito sa area na to and sabi ni Don, if lights off, flash off pala, eh mas kita na lahat. Eh, because you're not blind. Parang off yung joke ko ngayon. Wale. Wale. Habe. Wale. Guys, you can hear from the background yung music nila. Okay, so focus ko ng konti. So that's Arabic music. So dito po may canyon. Bakit may basuka rito? Ito guys, kinakabahan na po ako. Hindi ko alam kung saan na po ako pinagdadala nito ni Don. Masyado kasi talaga yung place kasi. Hindi talaga siya design na parang mall lang.
talagang kasama yung para sang tawag nito. Ah, dito pala tayo bumaba. Para sang anong tawag doon? Maze. Oo, para sang maze. You don't know where to go next. Dito. Okay, so kaya nito. Hindi ko na alam kung asang lugar na to. Alam tayo sa mall. Ano mo, nababaliw na itong kasama ko. We survived the soak. Grabe! 13 siyang, months kami sa loob. Oo, oh, parang Halloween inside. Isang taon at isang buwan. This is really something different. Kasi nga, lahat po ng paninda nila dyan ay laging... Sa bago. Laging bago. Walang segundo mano. Puro? Sa bago. Alright guys, so one of the nice spot na pwede rin pagkuhanan ng picture dito sa labas is tong area na to. Para siyang Paris. Paris pareho lang yan. Paris lang yan! And of course, yung water fountain na to. But unfortunately, hindi nga siya working, so walang water na lumalabas. But the place is really nice. I also going to post yung mga pictures namin ni Don on my Facebook account. So you were, if you were my friend in... my Facebook account, in my Facebook, you can also see there. Right guys, so ito na yung inaabangan ko lagi, yung 100 dirham challenge. So today, ayun, we're going to, which restaurant? I forgot the name, basta Thai. Yeah, it's a Thailand restaurant. It's a Thai restaurant, not Thailand restaurant. So it's an Asian cuisine. Nawawala kami, kaya patras kami na. So susubukan namin kumain ng anything that is worth 100 dirhams na sana eh pasok sa panlasa namin. Okay. Alright guys, so ito na, nandito na tayo sa ating 100 dirham challenge where pupunta kami doon. Tama, babaliktad yata. This is the English part of the money. So pupunta kami doon sa Wafi Gourmet. So unfortunately, there is no Filipino restaurant inside this mall. So I think this is yung pinaka-closest na pwedeng afford yata ang 100 dirhams. Because the last restaurant na chinek namin is yung buffet nila is 190 dirham per head. So automatic is a failure. So sama kayo, tingnan natin what we can order from this. Come on. Okay, Wafi Gourmet. What? Let's go inside. Sweets? Food nila. Ayun, may price pala. Magkano po to? Yung may chicken? Ah, okay po. Kasi meron kaming 100 dirham challenge. So kailangan kumain kami worth 100 dirhams. Yung isang serving 80 plus. Kasi ito na parang ganito. Okay, so... May salad, pasta, at no steak. Or isang ganito 80 na ako. Ah, okay, so you will see. Sige po, salamat. Ah, so may ganun din sila. Alright guys, I'm sad. Kasi it's definitely a fail. Walang feel one challenge. Because I think, how much is the meal? 80 something. 80? Yeah, we'll see the menu. So, Wafi Gourmet. Welcome. Purple na purple. So we can see here. What else? Yeah, medyo okay lang naman. Pero I think we're going to fail this time in 100 dirhams. But we'll see, ha? Alright guys, so yun nga, unfortunately talaga, wala kami ma-order worth 100 na mabubusog kami. So, we have to order seafood plate, nasa 105 dirhams siya. And then this guy decided to choose fatus. It's a green salad. So, dalawang order na lang, no? It's 27 each. Then soft drinks dito is 15 dirhams. So, we're sad na we failed on the 100 dirham challenge, pero we're happy to eat nicer food naman. So, let's order na. Come on, Don. Guys, so ito yung fatus. It's a vegetable salad. What country? Turkish. It's a Turkish salad. Ito, meron siyang mga turnips, may cucumber, may greens, may leaves. And then, ito toasted something. Parang bread. Cones ba yan? Hindi. Parang toasted siya. We'll try. And this is the olive oil and vinaigrette. Vinaigrette ba suka yun? Or it's a mixture? Mixture, I think. So parang... refreshing ha, kaya ba yung ano niya? Maasim-asim? Maasim-asim sa ilan. So that's Fatou. Turkish.
with complimentary bread. Kain po tayo. So libre lang po yung tinapay dito. Ito, but gaya ng bread ng ano, ng taza, ito diba? Oo, ganyan. Kaya kung gaganyan, wala na. Okay guys, let's eat. Okay, so comment ko lang bilang isang Pilipino sa patus na to, is talagang sarap patusan nito eh. Sarap patusin. Maasim masalad. Eh, mahilig naman ako sa mga, tawag nito, sa salad. Damo-damo. Oo, mahilig ako sa damo-damo. Pero ito kasi parang, yung dahon nila was really different. Hindi natin kilala. Yung garbage natin. Okay, so ito yung seafood plate nila. Imagine guys, itong plato na to is worth 102 dirhams na. Nasa 1,000 na sa Pilipinas. Grabe, ang mahal ah. Di ba 1,000 na yan? Dalawang shrimp. Dalawang shrimp, ilang pirasong squid, may isda, tapos siguro itong lemon na to nagpamahal dyan. Ito. So yung sauce. So ito, nandito na yung seafood, kakainin na natin siya. Seafood daw pero may fries. Ano din kasi galing sa ilalim ng bubong? Good to know. Okay, yung fries. Ah, kaya siya mahal. Yung potato na yon galing sa ilalim ng dagat. Salt water potato. Madilim ka. Sarap! Pwede na. Alright guys, so ito po yung ebidensya na talagang nag-failed kami. Ba't hindi ko sinabing ebidensya? Ito po yung ebidensya na talagang nag-failed kami sa aming 100 dirhams challenge dito sa loob ng Wafi Mall kasi umabot sa 179 dirhams yung bill naming dalawa. So talagang high-end po yung mall na to. Hindi siya masyadong pangmasa. Pero maraming picture. Oo, yun nga lang. Napansin nyo kanina nung pag-ikot namin, may mga Starbucks, ano, no? Meron namang Mary Brown, meron namang iba pang restaurant sa food court na affordable para sa mga Pilipino. Kung talaga nagugutom kayo dito. So yun lang guys, I think this is it. Uwi na kami. Thanks guys. Alright. Bye Wafi! Wafi Gourmet. Oh, ano nang sasabi mo sa experience? Busog. It failed the 100 dirham challenge pero sarap. Masarap yung patush. Ewan ko dito. Ako kasi maasim, I have problem with my teeth. Masyado kasi sensitive, so vegetarian kasi ako kaya. Pero okay lang, okay naman. Gusto ko ibang mga dahon-dahon doon. Okay, pero nag-enjoy talaga ako sa seafood. Seafood is really my favorite. Oh, look at Don. After eating, lagi dapat pini-feature ang kanyang body size. So he gained again. So that is extra small. Kapag kumakain ako, nagiging small. Nawawala na extra. Talaga lang ah. Small lang talaga. Alright, so that's all for today guys. Thank you so much for watching English Carabao again. And eto nga, natapos na rin yung pamamasyal namin dito sa loob ng Wafi Mall. Actually, not only just loob, but most of the time, nandito kami nasa labas. And Don is here, so it's so dark. So yun guys, subscribe. Yeah, Donito RN. And anyway guys, we're going to add it in the description again. Yeah. And don't forget to subscribe, okay? And please, try to write a comment, any suggestion, any recommendation. Yeah, we love to hear coming from you guys on yung feedback nyo about what the thing Hi we're friends. Doing here. So, watch out for the next mall na i-feature namin ni Donito. Yep. So, we still have to think what's next. Okay, so guys, you can write down your comment below if asan yung mall na gusto nyong i-feature namin next. Kasi nga, wala talaga kami sa plan. Wala pa sa plan namin anong next na mall. So that's all for today guys. Thank you so much for watching English Carabao again. Don't forget ha, Donito's channel, start subscribing to him. And maybe soon I will be one of, if he feature niya sa yeah, YouTube channel soon, niya. Very soon. So yun lang guys, bye! Ciao for now, God bless! Let's go!